may kilala rin akong ganito. Sa totoong buhay, hindi naman siya toxic talaga. Pero basher siya sa social media. Tapos nalaman ko kasi troll siya. Trabaho niya. Trabaho kasi... Wow. Wala siyang pera eh. So, yun yung effect. Ginawa niya yun, kumapit siya doon kahit mali kasi kailangan niya ng pera dahil naghihirap siya. Kaya sabi ko dun sa iba namin kaibigan, huwag niyo nang patulan, di ba? Masakit man, pero yun ang epekto sa kanya ng kahirapan. Kailangan niyang gawin yun, di ba? Hindi man katanggap-tanggap, pero wala siya, parang siguro wala kapit na siyang choice. Kapit sa patalim, no? Mabait naman yan eh. Pero ngayon, magugulat ka talaga yung mga posts niya. Tapos nalaman namin, troll pala siya. Umabot na siya sa ganun. Samantalang dati, sabi ko, pag walang pera yun, super pa-Gcash. Nagpa-Gcash sa mga bakla. Baka pasyente naman kasi wala talaga. Tapos umabot na siya. Eh ngayon, syempre, siguro sa sabot, lahat na pa-Gcash niya na kumapit na sa pagiging troll. Umabot na. Oo. At marami pong ganyan na, marami talagang trolls. Yung akala nyo talaga, yung mga sinasabi nila, kunyari ako sabihin ko, makabong na baro ko. Diba? Bong na hindi ako Ogi Alcacid. Diba? So, o-okrain ko ng o-okrain si Ogi Alcacid. Diba? Pero ginagawa niya yun. Hindi yung totoo niyang nararamdaman. Kasi trinabaho niya na lang. Yung ganun. Kaya, naawa rin ako. Kaya sabi ko, mabait yan eh. Pero dahil yun ang epekto sa kanya nung kahirapan, kaya niya nagawa yun. Kakasad, no? Yes. Very sad. Mismo.